kanyang boses, binigyan niya ng panibagong buhay ang sikat na international band na Journey. At ito rin ang naging pagkakataon niya para baguhin ang kanyang buhay. Ang certified inspiring na kwento ni Arnel Pineda sa SIR Trials. Hindi man mga musikero, ang mga mananahin niyang magulang ang naging daan para mahalin ni Arnel Pineda ang musika. Ikaw daw, hindi mo nalalaman kung baka parang sinusurprise ka na lang ng tatay mo na sinasali ka na lang sa mga contest. Oh. Tinitrick niya ako eh. Minsan parang, alika, dali, merong magpapagawang magpapatahin na bata eh. O, yun pala, yung barong ko pala yung gagawin niya. Ayun na! Pinalista na ako doon sa pa-contest fiesta. Umiiyak talaga ako habang kumakanta. Akala tuloy ng mga nakikinig, feel na feel ko yung kanta. Hindi na lang asar na asar ako. Tumating din sa punto ng buhay mo na nagkasakit yung mami mo? Kasi rheumatic heart disease yung sakit niya eh. Okay. Yung namamaga yung puso niya. So yun na yung na-hospitalize siya for a year. Yung mga tinamin na ipundar, may benta talaga yan. Para ma-sustain lang yung pag-stay niya sa hospital. Tapos nalubog kami sa utang. Nung namatay siya, mas lalo talagang wala kami pera. Yung father ko, sinama niya yung dalawang bunso. I went on my own. Nakikitulog-tulog sa mga, ano, sa mga kaibigan. Kaibigan. Bibigyan ka ng bangko sa labas ng bahay nila, doon ka tutulog. May mga araw pa daw na mga 2 or 3 days, hindi ka nakakain? Oo. Minsan nabibigyan ako ng pera pagkatapos bumibili ako ng lata ng sardinas. Yan, tapos pupunta ako doon sa bakanting lupa. Kukuha ako ng lata ng ano, magsasayang ako. Nagtrabaho ako minsan sa pier. Nagkokolek ako ng mga scrap na metals na parang tagalignis ako. Dumating doon sa point na sinuggest nung isa sa parang nag-a-assist sa akin na sabi niya, bakit ano, hindi mo nalang gamitin yung boses mo? Kaya na yung naging start. At dito nag-umpisa ang kanyang career bilang vocalist ng isang rock band. Hindi mo ba naisip na bumalik sa pamilya mo? Laking kasalanan ko sa kanila. Parang nawala na sila sa isip ko. Nabalitaan pala ng father ko na kumakanta na ako sa isip. So pinuntahan niya ako. Nagsabi lang siya na, ano, Nel, hindi na sila mga kumakain ng 3 araw. Gano'ng kasaya yung kahit papano nabuo mo ulit yung pamilya mo? Ang mother ko kasi, bago siya namatay, binigyan niya ako ng maliit na note. Huwag kong pababayaan yung mga kapatid ko. Iba't ibang banda ang kanyang kinabilangan hanggang makakuha sila ng regular na gig sa Hong Kong. Pero ang lifestyle ng isang rock singer, unti-unting naka-apekto sa kanya. There was a time doon na nawalan ka doon ng boses. Yeah, 1994, uyat, drug. Tapos, ano, hindi ka... Fire ako kasi lagi ako lasing. Bumalik ako rito, wala akong ipon. Ang pera ko lang yata noong $100. Broke. So, correct. No voice. Sabi ako sa sampalok na father ko naman yung tumulong sa akin para to start over. Ganun lang ako ng kibo. Pinapakain lang nila ako. Kuya, nilagayin ka na. Kakain lang ako. Tapos matutulog lang ako. Nahimasmasan ako dahil wala nang drugs eh. Yung best friend ko, si Monette, umalalay din sa akin. Pinahiram niya akong pera. Ako. Sabi ko, susubukan ko na nang pagalingin yung boses ko ulit. Okay. Which, fortunately, napagaling ko. Tapos nabalitaan ng boss namin sa Hong Kong, okay na si Arnel. So, kinuha niya uli ako. Pero ang talagang nakapagpalaya kay Arnel mula sa bisyo, ang pagdating ng isang bagong pag-ibig, ang kanyang asawang si Cherry. Nabubuking niya ako na minsan, parang iba yung ugali ko pag nakadrugs ako. Finally, dumating yung birthday ko, sabi niya, ihiwalayan na niya ako. Nagising ako. Sabi ko, os, kung sasabihin ko ba sa'yo na bukas, ititigil ko lahat. Pinagbigyan niya ako. Mahal ko siya. Tsaka nakita ko naman eh, mahal niya ako. Baon ng mga pangarap para sa sarili at sa pamilya, nag-focus si Arnel sa pagkanta at mula sa video na in-upload sa YouTube ng isang fan na performance nila ng grupo niyang The Zoo, na-discover siya ng isa sa mga miyembro ng Journey na si Neil Sean. Incidente pa sa, ano, diba, sa embassy. Nung mag-a-apply ka na. So you're auditioning for the band Journey? Tapos sabi niya, yeah. Tapos na medyo nag-smirk na siya. Journey, ha? As in the band Journey. Sabi niya, yeah. Tapos, okay. Tapos, hold on a second. Tapos, gumano siya sa kabilang window. Sabi niya, this guy, you know, he thinks he will audition. Parang he thinks he will audition for the band Journey. You transfer to the next window. Eh, pag-transfer ko ron, eksakto, yung mag-interview, Ben ang pangalan niya, nanonood siya sa amin sa Baga Verde. Sabi niya, gosh! I know you! Sabi niya, oh yeah! Tapos gumana siya, this guy is really a singer. You must know the song Wheel in the Sky, right? And, yeah, of course! Kumanta ka pa doon? Yeah, and it goes like this, right? So sinabi ko, Wheel in the Sky, keep on turning, I don't know, tomorrow! Tapos ginanong ko lang, tapos tinginan niyo mga lahat na,
Tapos sabi niya, okay, you wait for your visa and your approval. And the rest is history. Natanggap si Arnel bilang lead vocalist ng Journey at nakapag-perform siya sa iba't ibang bansa sa harap ng napakaraming mga fans ng banda. At ngayon, pinaghahandaan ng buong grupo ang upcoming tour nila sa Europe. 9 shows po kami sa UK and 2 shows po sa Germany. And okay. Starting May 16 po. At mag-e-end po ng June 2 sa Germany. Kahit magsi-6 years ka na, parang hindi ka pa rin makapaniwala? Parang sa akin, pakiramdam ko, experience pa rin ng ibang tao yung sinasabi ko sa'yo. Parang okay. Panaginip ko lang yun. Okay. I'm such a big fan na parang hindi ako nababagay. Parang naging fairy tale talaga. Para naman sa pamilya mo, especially kay Cherry. Actually, hindi pa kami nakakapagpakasal so, sa simbahan. Oo. Oh, okay. A civil? Ay, kaya nga idol ko yung husband. If there is one song na talagang nagde-describe sa journey ng buhay mo, ano yun? I don't stop believing, hold on to that feeling. Yes! Ang galing mo! I so love it! Thank you so much! Thank you! Thank you! No, thank you.